malaking tulong po sa atin ang ating mga lingap defender. Yeah. Lingap defender. Mga commentators na handa po tayong ipagtanggol. Salamat kay RP Max Vlogs. Isa po sa ating mga defender, commentators, mga kapagtanggol. Hello, welcome back to my channel. This is RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat, guys. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man po tayong dako sa mundong ito, I hope lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan at wala po sanang masamang nangyari, no? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mega love shoutout din sa ating idol, Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prab at sa buong Kalingap team. And as always, guys, sa sinasabi ko nga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Val at Kalinga Prab and also to me, meron pong link sa baba, paki-subscribe na din po. And please don't forget to hit the all notification bell icon. Alright? So ngayon, guys, may raming nangyari, no? Mga nakakagulat na mga pangyayari kahapon. Umula pa ng isang araw, no, sa live ni Kuya Val. At kaninang umaga lang, no, sa isang post ni Kuya Val ay nagugulat kami, no, mga reactors, at kahit naman kayo nagugulat din sa mga nangyayari. Okay? So sa nilagay ko nga diyan sa thumbnail, nakakagulat, Kuya Bernie pinagawa ng bahay ni Kuya Val, at itong si Lola Damiana may nakakaantig na sinabi kay Kuya Val. Okay, so dalawang topic po, no, yung i-discuss natin. Actually, maraming pinag-usapan itong si Kuya Val at saka si Bernie. Okay, marami silang mga na-discuss, no, nung nag-uusap sila. Pero kung gawang ko ng reaction lahat yung mga sinasabi nila, masyadong mahaba. So siguro sa ibang video ko naman, no. So at this in this vlog, dalawang topic lang po yung i-discuss ko. Yung ano, yung pagpagawa ni Kuya Val ng bahay, na actually kaming mga sponsors, no, nga mga talaga mga diehard sponsors kay Kuya Val. Oh, masasabi kong diehard kasi nga wala kaming never in our mind na mangyayari, no, kung ano man yung mga sulutan na nangyari. Kasi kami talagang pro, ano, kami kasi nga mga defenders, no. Mga pro Kuya Val kami. So kaya sinabi ko mga diehard sponsors. Alright? So kami yung mga diehard sponsors na pinangunahan nga nitong si Engineer Kuya July Paunil. Nagdi-discuss pa lang kami sa aming group chat. Sabi namin, siguro mas maganda, no, tulungan natin si Kuya Bernie. Kasi nga kawawa naman yung tao, walang bahay o di kaya negosyo. Pero nagulat na lang kami, biglang nag-upload si Kuya Val at yun, pinagawa na pala ng bahay. So suggestion nga ni Kuya July, suportahan na lang natin kasi ipinagawa na ni Kuya Val. Kaya nga nakakagulat, no, yung biglang nangyari yung ganun. So bago natin bigyan ng reaction, guys, panoorin muna natin sandali yung video. Okay? Binayan po natin ito sila tatay na Kuya Bernie para meron silang sariling bahay sa lupa ni Lola Damiana. At least po magkabahay na po sila sakaling mawala man kami mga kalingap at mag-iba kami ng lugar, may bahay na sila dito. Kasi yung bahay po nila doon sa kabila, sa may tabing dagat, delikado po pagka pinabagyo. So malaki-laki po ito. Yan po yung bahay ni Lola Damiana. Ito yung bahay ni Bernie. Nagawan to ng bahay po mga kalingap kasi po hindi kaya ni Bernie magpabahay dito. Anak din naman siya ni Lola Damiana, so meron din siyang karapatan na gawa natin ng bahay dito mga kalingap. Kawawa naman pagkawala siyang bahay dito sa lupa ni Lola Damiana. Alright, so
You know, alam natin guys na nung isang live ni Kuya Val, tumawag itong si Kuya Bernie. At yun nga, no, pinuntahan ni Kuya Val at namit si Lola Damiana. At nag-uusap sila, yung natakil yung issue tungkol sa pagba-vlog. Kasi gusto talaga ni Kuya Bernie babalik doon si Kuya Val, no, pagba-vlog sa nanay niya. Kasi sinabi pa nga niya, itong mga sponsors ay wala nang tulong na ginawa sa lulan niya. Tinutulungan daw si Kuya Raimundo, pero hindi na tinutulungan si, napababayaan na, ika nga, sabi ni Kuya Bernie. Okay, kaya nagpunta si ano doon at mabait si Kuya Val, no? Alam natin, lumapit si sa, ano, in my past video, nakipag-ano pa kay Kuya Raimundo. Okay, then, ito ngayon, sabi nga niya, no, naawa siya kay Kuya Bernie. Okay, anak din naman siya ni Lola Damiana. So why not, ano, paggawa ng bahay doon sa tabi mismo ni ano. So alam natin guys, ano, yung bahay ni Kuya Bernie malapit doon sa dagat. At saka pag alam na, pag may malakas na ulan, lalo na pag bagyo, ay talagang binabaha. Okay, at least doon sa lugar ni nanay niya, walang baha doon. So nakikita niya na financially hirap si Kuya Bernie. So mahihirapan siya na siya mismo magpagawa ng bahay para sa sarili niya. Kaya nga sabi nga ni Kuan, Kuya Bernie, tinanggap niya yung alok ni Kuya Val na pagawan siya ng bahay. Okay? So alam natin guys, no, na nagkaroon ng friction itong magkapatid, si Kuya Bernie at si Kuya Raimundo. Okay? Nag-aaway yung dalawa yan at saka nababas pareho yung magkakapatid na yan. Pero ngayon, nakikita natin na si Kuya Bernie tinutulungan ni Kuya Val. Kasi nga naawa dahil walang bahay. So yun ang reason guys, no, na kung bakit pinagawa ni Kuya Val ng bahay si Kuya Bernie. Kasi nga naawa siya. Naawa siya, no? Sa magkapatid kasi, alam natin guys, noong na-discovery niya si Lola Damiana, si Kuya Bernie ang nandoon. Si Landa ang nag-aalaga sa nanay niya. Wala yan si Kuya Raimundo. Alam natin si Kuya Raimundo na sa Naga kasi nagtatrabaho doon sa Naga, no, bilang nagpuputol ng mga puno. Kaya wala yan. At ang bahay niyan malayo doon sa isang oras pa pala mula doon sa lugar ni Nanay Damiana. Kaya bihira talaga. Bihira siya makadalaw sa nanay niya. So si, practically, ang nag-aalaga talaga nung time na yun, si Kuya Bernie kay Lola Damiana. Kaya masama ang loob ni Kuya Bernie na pagbawalan. Alam natin, no, yung nangyari nga sa live na nanawagan ito si Kuya Raimundo na wag nang bumalik doon si Kuya Val. Sabi niya, napakalaking kawalang respeto yan. Kaya hindi ko papayagan yan na ganun ang gagawin ng kapatid niya. Okay? So nakikita natin unti-unti, no, na itong si Kuya Bernie parang ina-assert na niya yung authority niya o yung karapatan niya, no, o kapangyarihan niya bilang panganay sa magkapatid. Okay? Hindi niya papayagan na may mangyayaring mga kawalang respetuhan kay Kuya Val. Kasi nga nababas na sila sa social media dahil sa mga nangyayari, no? Na ngayon, of all people, sa sinabi nga natin, ang pagbawalan pa ni Kuya Raimundo, itong si Kuya Val na nag-discovery na tumulong sa nanay niya. Okay? So, ngayon nakikita ni Kuya Val yung kagandahan, no, ng loob ni Kuya Bernie. Maraming accusation sa kanya, especially yung mga sponsors ni Kuya Raimundo kay Rampage, na ano daw, tawag dito, nagiging nagsisilos itong si Kuya Bernie. At hindi na nga nila pinapansin kasi kung ano-ano ng demand. Pero sabi nga ni Kuya Bernie dito sa pag-uusap nila ni Kuya Val na kinausap daw siya ng sponsors na hindi na daw nila kayang sustentuhan talaga itong si Lola Damiana nang tuloy-tuloy. Ang masusustentuhan lang nila si Kuya Raimundo. Okay.
Supposed to be kasama si Lola Damiana, pero sabi ni Bernie ay hindi daw nasustintuhan itong matanda, sabi ni Kuya Bernie. Okay, at hindi siya papayag na ito nga, nag-live na naman si Kuya Raimundo uli, kahit na nagkita na sila ni Kuya Bal, nag-uusap na sila kasama si Kapitan, nag-live pa rin siya uli the next day. At yun ang siguro napanood nyo naman, hindi ko na ilagay sa video kasi mabagal na naman yung pagsalita niya. At yun, pinagbawalan na naman at may mga accusation pa na which is sinagot na ni Kuya Bal sa live niya kanina na itong si Nanay Damiana daw may nagka-problema, no? After noong visit ni Kuya Bal. So may ganun pa. Maganda ito guys, ano, itong sunod na video. Kasi nga, sa nilagay nga natin sa thumbnail, may sinabi si Lola Damiana na nakakantig ng puso natin, no? Nakakagulat, no? Ito ba ang sinasabi ni Kuya Raimundo na affected tuwing nadadalaw ni Kuya Bal, tuwing nadadalaw ni Kalinga Prab? Affected ba ang ganito? Panoorin natin guys sandali. Nakaka-touch, no? Yung nangyari dito. Hi! Hello! Magandang araw po! Simba ko lang sa taas. Hello, hello. Hello. Prota, si Gobernador. Kumusta po kayo? Mabuti, man. Ha? Mabuti. 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 Malakas pa kayo? Malakas. Nanay Damiana? Malakas pa? Kala ko mayroon ako yun, ay. Oo. Malaki, malaki, malaki ang saging mo, ha? Prutas. Kalakot si ka na paparito. All right. So nakaka-touch, no? Isipin mo, ang akala natin ulyanin. May problema sa pag-iisip dahil nga, 'di ba, laging nalipasan ng gutom dati. Although alam natin na bumabalik-balik na, pero mas nakakagulat yung sinabi niya, nakaka-touch na sinabi niyang ganun kay Kuya Bal, na ang akala niya hindi na siya dadalawin ni Kuya Bal. So yun ba ang sinasabi ng isang tao na affected? So ibig sabihin, naghihintay siya, o dahil sa gulo, siguro iniisip niya na hindi na siya babalikan ni Kuya Bal. Okay? Kasi nagkagulo sila eh. Yung mga anak niya eh. Nag-away-away na. So, baka iniisip niya, siguro yung reaction na nakikita nila, yun na yun. Nag-react siya ng ganun kasi nga nag-away itong mga anak niya. Baka sa loob-loob niya, dahil sa ginagawa niyo, baka hindi na naman ako dadalawin ni Kuya Bal o ni Kalinga Prab. So sa totoo lang guys, no, kanina yung napanood ko, yung na-pick up ko yung sinabi niyang yun, sabi ko nakaka-touch, nakakaantig ng puso yung sinabi niya na akala ko hindi ka napaparito. Diba? Nakaka-touch. Kaya sabi ko, bigyan ko to ng emphasis, yung sinabi ni Nanay Damiana na ganito. Okay? So panoorin natin guys yung karugtong ng video, no? May isa pang video clip na yun, nagkukumustahan na yung dalawa. Tingnan natin. Ay, naalala kita, Lola Damiana, naiisip kita. Sabi ko na kaya si Lola Damiana. Ali. Sabi ko, baka nasa abroad na. Wala pa, iniintay ako. Ha? Amerikan ako, nasaan ako. Ayun. Yan po si Lola Damiana, makalingap. Kumusta si Lola Damiana? Kumusta? Hindi may sakit na ako, saka nahihilo po si Lola Damiana, mga kalingap. Alright, so yun. Masaya, no? Masaya yung kanilang kwentuhan ni Kuya Bal at saka ni Lola Damiana. So wala kang makitang signs na yung accusation nga ni Kuya Raimundo na kapag nadalaw daw itong si Nanay Damiana o Lola Damiana, ay nagwawala, tinatapon ng kung ano-ano, kung ano yung binigay, tinatapon. So walang ano. At saka yung nakakaantig doon yung sinabi niya. Isipin mo, no,
Imagine yung nanay mo, pinagbawalan ng kapatid mo, kung sino man tao. Tapos ganun yung sasabihin niya doon sa tao na dadalaw sa kanya. Akala ko hindi ka na ano. So na, nandoon yung kanyang longing, no? Nandoon yung kanyang longing na dalawin siya sa taong yun. So ito na nga, no? Si Kuya Val. She was kung saano pa, parang nag-aalala siya. Nag-aalala siya na baka hindi na ako dalawin ng taong ito. Dahil nga sa gulo na nangyari. So aware siya, no? Aware siya sa mga nangyayari, sa mga kaguluhan, mga kaganapan, aware siya. At yun ang conclusion niya. Kawawa yung matanda, guys. Totoo, no? Nakakawa si Lula Damiana. Na ganun, siya yung nagiging ano dito, eh, nagiging victim. Dahil nga sa away na magkapatid, dahil sa pera, dahil sa kung paano nga i-manage, no? At ito nga pagbablog ni Kuya Raimundo na pinagbawalan pa itong si Kuya Val. So ganun po, no? So nakakalungkot, nakakaawa si Lula Damiana. Kaya maraming salamat, no? Pasalamat tayo kay Kuya Val na talagang ngayon mapapansin mo medyo matapang na ang dating ni Kuya Val. Ini-insist na niya kasi kami nga ng mga defenders, talagang 'yun ang pinapamukha namin doon sa mga nagbabawal sa kanya na pumunta doon, na si Kuya Val ang may karapatan. Siya yung unang nakadiskubre. Kung walang Kuya Val, walang Kuya Raimundo na nandyan sa tabi, walang Rampage na nandyan sa tabi. Lahat na mga yan, wala yan. Si, kung walang Kuya Val na nakadiskubre nung una pa lang. Kaya tama lang talaga. Dapat lang talaga na respetuhin at bigyan ng full access, no, sa pagdalaw kay Lula Damiana. Kasi siya yung unang tumulong. Siya yung unang nakadiskubre. At lahat ng mga blessings, mga biyaya na natanggap nila, dahil yan kay Kuya Val. At ngayon, ina-assert na rin niya yung karapatan na yan. At ang kagandahan, ang katuwang niya ngayon para i-assert yung karapatan na yan ay ang panganay na anak ni Lula Damiana, who is ito na nga, no, si Kuya Bernie. Kaya maganda ito ngayon, no? Kaya tama lang, no? Nandito tayo sa likod ni Kuya Val. Although nung una talagang nag-aano tayo sa motibo, no, nitong si Kuya Bernie, pero unti-unti naaawa tayo sa kanya kasi nga dahil nga sa kahirapan, hindi niya kayang patayuan ng bahay yung sarili niya kasi siyempre dahil nga sa panahon ngayon tamang-tama lang din sa kanila. So ito ngayon, nandito tayo, suportahan natin si Kuya Val sa kanyang pabahay kay Kuya Bernie at kung ano pa yung mga tulong na gusto niyang gawin kay Kuya Bernie at kay Nanay Damiana o Lula Damiana. So yun lang, guys, ang reaction ko ngayon. Binigyan natin ng reaction yung dalawang katanungan na yan, na yun nga, nagulat tayo na pinagawa niya agad ng bahay si Kuya Bernie, at malaki itong pinagawa niya, guys. Okay? So abangan natin kung anong itsura nitong pabahay na to. But sigurado ako, malaki ito at maganda. Okay? At ito ngayong, yun nga, no, yung nakakaantig na sinabi ni Lula Damiana. Okay? So that's all, guys. Thank you so much sa aking mga viewers. Yun nga pala, no, sa nakita nyo naman, nagpadala na tayo ng donation kay Nanay Rufina at yung kay Jusa, no, inabang natin yung video. At marami din akong mga nabigyan na rin, no, mga nagmi-message sa akin, may pinadalhan tayo ng mga medicines ko para sa sugat o . At may pinadalhan din tayo ng bigas, wala pa akong video na na-upload doon. At mayroon ding feeding, no, may ginawa din yung isang dating ministro, shout out kay Renato Lara. Unfortunately, yung video na ginawa niya natabunan kasi nga limited yung memory ng kanyang phone. So thank you so much, sir, sa ginawa mong feeding at kahit pa paano naging instrumento si RP Max doon sa maganda mong adikain. Okay? That's all, guys. Thank you so much. God bless us all. Keep safe kung nasaan man po tayo. I love you all. Bye-bye.